nangyari. Hindi tayo dapat tumigil na hindi mapapayag si Don Ignacio para tayo ang iendorso sa eleksyon. Mas delikado, pag naunahan tayo ni Lily na makumbinse ang matandang yan na siyang suportahan. Huwag ka masyadong mag-alala, Renato. Hanggat wala ang ulo ni Dalisay kay Don Ignacio, wala siyang i-endorso kahit sino man sa atin. Ang mahalaga, mauna nating makuha si Cardo para sigurado tayo ang panalo. Oh, kaya nga sinabihan ko ng mga tauhan ko na paspasan ang paghahanap dahil wala tayong dapat aksayin na oras. Pero sa ngayon, ang kailangan ko munang gawin ay siguraduhin na nasa panig natin ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Hindi ko maintindihan. Makukuha natin lahat ng tao sa loob. Mas madali nating mapapatalsik si Lily. Kahit siya pa maupo sa pwesto. Precisely. Para kahit hawak ni Lily ang pekeng presidente, wala siyang magagawa. At isa pa, sisiguraduhin ko na ako pa rin ang may impluensya sa lahat ng tao at sangay ng gobyerno. Para kahit yung asong ulol na si Mariano, walang magagawa laban sa atin. Mariano! Mariano! Oh, Madam Lily, ano namang ginagawa mo dito? Didiretsahin na kita, Mariano. Kayong dalawa ni Cassandra, simula ngayon, hatid sundo kayo ng mga PSG sa mga decoy na sasakyan. Bawal lumabas hanggat hindi ko alam. Hindi naman pwede yun. Pababantayan ko ang buong paligid ng villa, 24 oras, araw-araw. Kung pwede lang nga, pati paghinga ninyo, ipaalam nyo sa akin. Gagawin nyo yun. Hindi ako papayag na tratuhin mo kami parang preso sa sarili kong bahay. Meron kang choice, Mariano. Dito nakasalalay ang pagtakbo ko. Pati na ang matatanggap mo. Baka nakakalimutan mo, Mariano, ang kukubrahin mo kapag nakapwesto na ako. Nasaan si Ellen? Nasaan? Ha? Matapos lang ang pinagkakaabalahan ko rin sa eleksyon. At saka tayo mag-usap ng mabuti, Ellen. Sayang ka. Aminin ko, minahal din naman kita kahit minsan eh. Kanya lang, winalanggiya mo ko noon. Kaya't kung babalik ka man sa akin, gusto kong maramdaman mo muna ang paghihirap para pagsisihan mo talaga ang ginawa mong pag-iwan sa akin. Itiwan mo ko, ano ba? Madam, nakikiusap ako sa'yo. Paalisin mo na ako dito. Bago to ah. Noon, ayaw mong layuan si Mariano. Madam, di ba ayaw mo naman ako dito, kaya paalisin mo na ako, parang awa mo na. Hindi ka pwede umalis dito! Madam, huwag mo susundin si Ellen, ha? Huwag ka masyado mainit. Pinangungunahan mo ko. Total, si Mariano at Cassandra lang naman kailangan mo. Hindi mo kailangan dito. Maawa ka na. Paalisin mo na ako. Alam mo, Ellen, dapat ka talagang manatili dito. Ayoko naman na nandito ka, Ellen. Alam ko, kakampi ka ni Renato. Pero may punto si Mariano. Hindi ka pwedeng lumabas dito. Baka pag lumabas ka, magsalita ka sa publiko, siraan mo si Mariano at ang pangangampanya ko. Walang lalabas dito nang hindi ko alam. Kayong tatlo! Sandra. Mag-usap tayo. Cassandra, napapansin ko lang, nagiging mainitin ang ulo ni Mariano sa inyo ni Ellen. Tama ka, tita. Huwag mong hayaan na mapikon si Mariano. Baka maghanap ng iba, hindi mo na siya mapasunod. Gamitin mo lang ng gamitin na dahilan niyang anak ninyo. Nakikinig ka ba? Ako ngayoko na, tita. Hindi ka na pwedeng umatras. Lubog na lubog ka na dito, Cassandra. Paano kung ayoko na talaga, tita? Ipapapatay mo... Ipapapatay mo ako?
Anong sinasabi mo? Huwag mo akong bigyan ng sakit ng ulo. Marami na akong problema. Kapag binitawan ka ni Mariano, kalimutan mo na ang samahan natin.